Welcome sa ating Daily Vitavin number 12! Number 12 na tayo at ngayong Wednesday ay Q&A Wednesday! So ngayong araw na to, Wednesday, ha, sasagot tayo ng mga tanong mula sa ating mga kasama. Kasama lagi dito sa Daily Vitavin. So dalawang tropa natin ang nagtanong. Unahin na agad natin yan, no? Una, ang tropa nating si... Hindi, yung babae na lang muna. Yung tropa nating sa Arata, si Catherine Calma. May tanong siya. Ang una niyang tanong ay, op nga pala, bago ang lahat. Kung kailangan nyo ng mananahe, magtatayin ng uniform nyo o kung ano-ano man. Ito, hanapin nyo sa Arata yan, sa Novaliches. Hanapin nyo lang yung Team Calma dyan. Malulupit magtahiyan. Ha, kamusta dyan? Tay, kamusta mga kasama natin dyan sa tahiyan? Okay, ang tanong niya, ito ha, napopost natin yan. Ang una niyang tanong, nasuki natin niya, kaya dalawa tanong niya ni Catherine. Ang unang tanong ay, kailangan ba talaga ng bad vibes sa trabaho? O siguro, ang tanong niya, no, ibig niya sabihin, maring bakit may bad vibes sa trabaho? Okay, una, hindi talaga kailangan ng bad vibes sa trabaho. Pero hindi maiwasang may bad vibes sa trabaho. Okay, so nasa sa loob na lang natin yan eh, yung bad vibes. Kung sa umaga pa lang bad vibes ka na, garanti sabog hanggang matulog ka, bad vibes ka pa rin. Bakit? Kasi yun yung nararamdaman mo. At bakit mo yung nararamdaman? Dahil hinayaan mong bad vibes ka sa umaga pa lang. Napaka-importante talaga ng umaga, no? Yan ang basihan. Kung good mood ka sa umaga o kaya nasira yung umaga mo, most probably buong araw ang hirap nang bawiin yun, no? Ang hirap na, hindi mo na makokontrol. Kasi yung umaga, dapat yan, sineset natin yung utak natin yan. Minamindset, hindi naman minamindset, sineset natin, winawarm up na good vibes tayo, good vibes. Kaya itong daily vitamin natin, tuloy-tuloy nyo lang panoorin para good vibes tayo lagi, araw-araw, ganado sa trabaho. Okay, may pangalawang tanong si Catherine. Ito yung follow-up question niya, yan, no? Kailangan ba ng inspirasyon sa trabaho? Yan, parang ganyan yung tanong niya, no? Hindi ko lang ganong memorize. Ayan, basahin niyo na lang. Kailangan ba ng inspirasyon sa trabaho? Una rin, kung hindi ka inspired sa trabaho mo, eh problema yan. Kasi, kung kukunin mo sa ibang bagay yung inspirasyon mo para sa trabaho mo, mauubos at mauubos ang trabaho mo yan. Pero isipin natin ganito, paano kung yung trabaho mo mismo yung inspirasyon mo? Aba, ibang klase yan na. Mas marami kang pwedeng gawing kapaki-pakinabang at hindi ka agad mauubos yung gana mo sa buhay sa araw na yun. Kasi yung trabaho mo mismo, yung nagbibigay sa iyo ng hirap, ng bad vibes kayo, ganyan, yun mismo yung inspirasyon mo. At dahil doon, hindi mo nakukunin yung kung saan-saan. Ang nangyari kasi ngayon, sa karamihan, hindi ko naman nila lahat, sa trabaho nila, bad vibes sila. Tapos, gagawin nila, mag-outing sila. O kaya, iinom sa gabi. Mag-happenings. Para nga naman bukas, inspired sila ulit. Good vibes sila ulit. So, kinukuha nila yung inspirasyon sa labas, papunta sa loob ng trabaho. Mula sa salitang inspirasyon, ang salitang inspirasyon ay galing sa salitang inconscientization, na salitang Griego na mula nung 1984 na binanggit ni Christopher Columbus number 81. Hindi, joke lang. Ang salitang inspirasyon ay nagsimula sa salitang in. At ang salitang in, ang ibig sabihin niyan ay inside. Galing sa loob mo, hindi yan galing sa labas. Wala makakapag-inspire sa'yo sa labas. Pag sa labas galing, motivation yun, namomotivate ka. Ang inspirasyon galing sa loob mo mismo, palabas. Hindi yan galing sa kung saan-saan. Kasi dapat, ang magandang gawin natin yung mundo natin mismo. Kung nasa saan tayo, yun mismo yung inspirasyon natin. No, kung wala kang magawa, kung nandiyan ka sa hindi inspiring na lugar, huwag tayong magreklamo. Kasi, yan na naman tayo. Nag-iisip na naman tayo ng kung anong wala tayo. Kasi nga hindi tayo ganun, di ba? Ang ginagawa natin, kung anong meron tayo, doon tayo magpo-focus. Papalawakin natin yan. So, kung anong meron ka, palawakin natin yan. Alam ko, naiintindihan mo to kasi napag-usapan na rin natin to nung makaraan. Okay, nasagot na natin yung dalawang question. Ha, okay, sumunod ng question ni tropang
Mark Bernabe, eto, gwapo kong tropa. Pero eto ang tanong niya, no? Kung nga pala si Makmak ang pinakagwapo sa buong Novaliches, pagtanong nyo lang, Makmak, alam nyo na, basta si Makmak, pinakapogi sa buong Novaliches, bago dumating yung isa kong tropa, na si Jet Umali, sabi nilang dalawa, pero ngayon, parehas mga pogi yung mga tropa natin. Pero ang tanong niya, yan, no? Tungkol sa pogi, sabi ni Mak, paano ba maging simpogi mo at sing talino? Yan, yan ang mga tanong. Yan ang mga pinag-iisipan. Yan, tinanong niya ito, tinimak yan next week, last week pa eh. Pero mula nun, yun din na nakatutok yung utak ko, paano ko sasagutin yan. Kasi una sa lahat, ano? Yan pogi, madalas tinatanong sa akin yan, paano maging pogi, no? Pero, itong tanong ni Mak, yung tanong na mula sa isang pogi din, naku, mukhang dapat maganda sagot ko dyan. Okay, sasagutin natin ang ano yan, something serious. Una sa lahat, ang kapogian ay nagmumula, sabi nga nila. Sabi nung iba, the beauty is in the eye of the beholder. Kung sino nakakakita na doon ang ganda, nasa labas. Pero mas niniwala ko, ang kagandahan, ang kapogian, nagsisimula na naman sa loob. Kung pakiramdam mo, pangit ka kahit kasing kamukha ka pa ni Piolo, Piolo Pascual, kung tingin mo hindi ka pogi, hindi ka talaga pogi. Talagang hindi. Kung tingin mo naman pogi ka tulad na ni Empoy, pogi ka talaga. Basta pogi ka. Kasi ikaw, nasa sa loob mo eh. Lumalabas, pogi ka. Yung tanong ni Max, syempre mga comedy-comedy lang yan. Pero ang gusto kong kapulutan ng aral natin doon, yung pagiging pogi, nasa sa loob mo yan. Nasa sayo, hindi naman kumpiyansang sobra-sobra na wala nang kakwenta-kwenta. Pero if you feel good sa sarili mo, lalabas yun, lalabas at lalabas. At isa pa, yung basihan kasi natin ng kapugian, nung bata tayo, eh, nag-iba ngayong kapugian, ay yung basihan ng kapugian, ngayong matatanda na tayo. Bakit? Kasi nung bata tayo, ang pogi, yung nagpapasaya sa'yo sa school. Kasi kung nag-aaral ka, excited ka makita siya, araw-araw, kasi pogi siya eh. Yun kasi yung value na hinahanap mo nung bata ka. Yung magpapasaya, papakilig sa'yo sa school, magpapagana sa'yo. So yung mga pogi, yun yung value nila. Yung pagganahin ka pumasok araw-araw, makita ka nila, masaya na sila, ganyan. Inspired na sila, makakatabi ka sa upuan, sa exam, masaya na sila. Ano pa kaya yung isang quarter kang katabi, so sobrang saya nila. Sabi yung value ng pogi, eh magpakilig nung bata tayo. Ngayon, ang kapugian, yung value na kapugian, nag-iba nung matatanda na tayo. So kung anong value mo, ganun ka rin kapogi. Parang si Duterte, nakita nyo naman ngayon, di ba? Ang pogi! Ang pogi talaga ng presidente natin. Kasi yung value niya, ganun kalaki. So nasa value ang kapugian, yung silbi mo sa ibang tao, yun yung value. Yung wala talaga wala sa mukha. Si Piolo, pogi yun talaga. Pero yung value niya, ginamit niya. Tingin ko may mas pogi pa kay Piolo kung tutuusin eh. No, pero siya yung highest paid na lalaki ngayon na artista. Pero yung value niya, yun yung nagpapakapogi sa kanya. In-exaggerate niya yung value niya. Doon siya nag-focus sa value. Ngayon, kung anong value natin, doon tayo magpo-focus. Para itong ginagawa natin, no? Ginag-aim natin na maging valuable itong oras natin sa umaga para maging pogi sa ibang tao. Hindi, joke lang. Para mag-focus tayo sa value, hindi yung papogi ng papogi. Pogi ka, wala ka namang silbi, wala ka rin, no? Wala ka rin. Susuka ka rin ng magulang ng syota mo o ng mapapangasawa mo. Okay, yung sa tungkol naman sa pangalawang parte, sin talino. Ang totoo niyan, ang taong matalino ay yung taong alam niyang hindi siya matalino. At ako, alam ko hindi ako matalino. Pero hindi ko sinasabi talagang matalino ako. Kasi nga, alam ko hindi ako matalino. Kaya nag-aaral tayo lagi. Kaya tayo hindi tumitigil na makontento sa kung anong meron tayo. Kasi mas masarap yung hindi ka kontento sa anong ikaka-improve mo. Kasi pag naging kontento ka na, ibig sabihin, kontento ka na rin kung anong pwede mong ituro sa iba. Okay, yan lang ang pag-uusapan natin ngayong Q&A Wednesday. Sana may nakapulutan kayong aral. Maraming salamat sa mga nagtanong. Tropang Mac at Tropang Catherine Calma, maraming salamat, ha. Keep watching, enjoy watching. Salamat sa suporta, syempre, syempre. At gaya, okay, tapos na ang Q&A Wednesday natin. At gaya ng nasabi ko kahapon, pinarosahan natin ang sarili natin kahapon dahil hindi tayo nakapag-video ng Monday. Sumayaw, tuwing may tutugtog na Despacito, sasayaw tayo. Gusto nyo na ba yung mapanood? Ha? Gusto nyo na ba yung mapanood? Dahil dyan, syempre, pag end na ito, kiklip na, ipapaklip play natin yung Despacitos natin na sayaw.
sa iba't ibang klaseng lugar na hindi inaasahan. Ayos ba yun? Enjoy watching ha. Paalala, wala ho ako nasaktan nung pagsayo ko nito, wala akong nadisgrasya. Basta enjoy lang ho, huwag nyo ibablock sa Facebook. Maraming salamat po sa lahat. Have a great Wednesday, magdasal, tandaan. Yung tagumpay galing kay Lord dyan, no? Pero kung hindi ka magsisipag, hindi bibigay sa'yo yan. Magtrabaho tayo malupit. Para yung susunod na henerasyon, ha, magpapasalamat sa atin. Hindi natin winaldas tong mundo, tong buhay. Thank you very much. Trabaho tayo ngayong araw. God bless you. Magdasal tayo lagi. I love you, I love you. Bye! Ayan, time. Pre. Para que te acuerdes si no estás conmigo.